Good morning po. Now, I'm so thankful for God to allow this wonderful chance to learn the Word of God. Kaya ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon na ipinintulot niya ang magandang pagkakataon na ito para mapag-aralan ang salita ng Diyos. Let's pray together and we study Bible. Tayo po lahat ay manalangin sa pag-aralan ng Biblia. Our Heavenly and Merciful Father God, thank you for saving us from eternal condemnation. Ama namin yung mahabagin na nasa langit, maraming salamat po sa inyong pagliligtas sa amin mula sa walanggang pagpupuksa sa impyerno. While we are still sinners, you died for our sins and guide us to get salvation. Habang kami pa yung makasalanan pa, kami pa yung iniligtas na at ginabayan tungo sa kaligtasan. And today, we gather together for young adult retreat. At ngayong araw, kami po yung nagtitipon para po sa young adult retreat. We have been learning many things and sharing your grace together. Patuloy po kami nag-aaral po na marami pong bagay at ganyan din po pinagsasaluhan po yung inyong pong biyaya. Please teach us your lesson so that we may live according to your will. Pakiusap, inyo po ituro, inyo po mga aral, nang sa gayoy kami po ay makapamuhay alinsunod po sa inyong kalooban. We really hope and pray that we can save the more losers until we stand before God. Kami po talaga yung maasa at nanalangin na marami po kami ligaw na kaluluwa ang mailigtas bago po kami tumayo sa inyong pong harapan. We really hope and pray we establish the more churches and serve the brothers and sisters. Kami rin po yung maasa at nanalangin na matayo pa po yung maraming churches at gayon din po na makapaglingkod pa po sa maraming mga kapatiran. Please help this old youth group to grow up as a man of faith to be used by God. Pakiusap, tulungan niyo po ang lahat ng mga kabataan po na ito na sila po yung maging tao po ng pananampalataya. Now, when we studied your word today, please be with the speaker and interpreter to deliver your message clearly. Kaya sa aming pag-aaral ninyo pong salitang ngayong araw, pakiusap po, samahan niyo po yung tagapangaral, tagapagsalin, na mahayag lamang po na may kalinawan ng inyong pong salita. We commit the rest of time in your mighty hands. We pray in name of Jesus Christ. Aming pong pinagkakatiwala ang natitirang oras sa inyong mga pangirayang kamay. Dalangin po namin ito sa pahal ni Jesu Cristo. Amen. Amen. In the last time, we study about David. Kaya nung nakaraan po, ating pinag-aralan po yung patungkol kay David. The victory, humility, gentleness, and faithfulness, we studied the very important topics. Kaya yung pagpagtatagumpay, kapakumbabaan, kaamuan, at yung katapatan na ating po napag-aralan nito patungkol kay David. And we're gonna study about Apostle Paul this time. At ngayon naman, ating pag-aaralan po yung patungkol po kay Apostol Pablo. In order to imitate Jesus Christ, God gave us the great example, Apostle Paul. Kaya para ating tularan si Kristo, yung Diyos po ay nagbigay po ng mga dakila pong halimbawa. So when you look at Apostle Paul's life, we can also see the Jesus Christ in his life. Kaya kung ating titingnan po yung buhay ng Apostol Pablo, atin din po makikita yung buhay po ni si Kristo sa kanya. So I hope and pray we learn the life of the Apostle Paul in order to eventually imitate Jesus Christ. Kaya umasa po ako na ating mapag-aaralan po yung buhay ng Apostle Pablo nang sa gayoy atin pong lubos na tularan si Jesu Cristo. Apostle Paul was born as the Hebrews, Jews. Kaya si Apostle Pablo po, siya po ipinanak na isang Hebreo o Hudyo. And he was a Pharisee. At isa rin po siyang Pariseo. And at the time, the most famous the Pharisee, the scholar, is the Gamaliel. At isa po sa mga tanyag po ng mga Pariseo ng panahon po na yun ay si Gamaliel. And he was educated under the Gamaliel. At siya po ay natuto sa ilalim po ni Gamaliel. And he had a zeal for God. At meron din po siyang sigasig para sa Diyos. But he didn't know the Jesus Christ. Pero hindi niya po kilala si Jesu Cristo. That's why when he heard that the people believed the Jesus as a Christ, he got angry. Kaya nung narinig niya po na yung mga tao ay naniniwala po sila na si Jesus po yung Diyos, siya po ay nagalit. So he wanted to kill all the Christians. Kaya gusto niya pong patayin lahat ng mga Kristiyano. But on the way to Damascus, he met Jesus Christ. Pero habang papunta po siya na Damasco, kanya po nakatagpo si Jesu Cristo. Jesus called him, Saul, Saul, why are you persecuting me? Kaya nga tinawag po niya, Saul, 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 bakit mo ko inuusig? Then he asked, who are you, Lord? At kanya tinanong, sino ka po, Panginoon? Then Jesus answered, I'm Jesus whom you are persecuting. At sumagot si Jesus, ako si Jesus na iyong inuusig. At the time, he realized, Jesus is the Messiah all the Jewish people have been waiting. Kaya nung panahon na yun, naunawaan niya na si Jesus po yung Mesiya na hinihintay ng mga Hudyo. And since he got salvation, he devoted his whole life
to preach the gospel. At nung siya po ay nagkaroon ng kaligtasan, kanyang ibinigay po yung kanyang buhay para sa pagpapangaral ng ebanghelyo. So almost 30 years, he spent all his time in order to save the more lost souls. Kaya 30 taon yung kanya pong ginugol para po magligtas po ng maraming ligaw na kaluluwa. And in his whole life, he wants to imitate Jesus Christ. At kanya sa pong buong buhay, nais niya pong tularan si Jesucristo. So this is the map of his mission trip. Kaya ito po yung mapa ng kanya pong naging mission trip. He was the first missionary from Antioch Church. Kaya siya po yung unang kaunahang missionary doon po sa Antioch Church. And he traveled 3 times for mission trips. At siya po ay naglakbay na 3 beses para po sa mission trip. And when we calculate the distance, he almost traveled more than 20,000 kilometers. At kung kakalkulahin natin yung kanya pong nilakbay, ito po ay sumatotal na meron 20,000 kilometro. And he wrote to the 14 books in the Bible. At siya rin po ay sumulat ng 14 po na libro na nasa Biblia. And around the AD 67, by the Emperor Nero, he was martyr. At nung taon ng AD 67, sa pamumuno po ni Emperador Nero, siya po ay naging isang martyr. He was beheaded. Siya po ay pinugutan ng ulo. So until his last moment, he offered his whole life for saving the lost souls and for establishing the church. Kaya hanggang sa kahuli-hulihan po ng kanyang buhay, ginawa po niya na magligtas ng maligaw na kaluluwa at mitayo po yung maraming iglesia. When he was about to die, he already knew his death is coming. Nung alam niya na po na malapit na po siyang mamatay, alam niya po yung bagay na ito. So he sent his last epistle, last letter to his beloved Timothy. Kaya ipinadala niya po yung huli niyang sulat sa kanyang minamahal na si Timoteo. So the second Timothy is called the last word of Apostle Paul, the will of Apostle Paul. Kaya yung ikalawang Timoteo, tinatawag po ito na huling sulat o yung huling bilin po ni Apostol Pablo. And 2 Timothy chapter 4 verse 6 says, I'm already being poured out as a drink offering. Sinabi po dito sa versikulo 6, tungkol sa akin, ako ibinuhos na tulad sa inuming handog. The time of my departure is at hand. At ang panahon ng aking pagpanaw ay dumating na. So he already knew he is about to stand before God. Kaya alam niya na siya po ay tatayo na sa harapan ng Diyos. Then he explained his life like I'm already being poured out as a drink offering. Kaya pinaliwalag niya yung kanyang buhay na yung kanyang buhay ay gaya po ng ibinuhos sa tulad sa inuming handog. If we summarize his whole life as a one verse, the 2 Timothy chapter 4 verse 6. Kaya kung susumahin natin yung kanyang naging buong buhay, ito po yung ikalawang Timoteo, kapitulo 4, versikulo 6. Drink offering is the additional offering when the priest offer the offering to God. Ito pong inuming handog, ito po yung isa pa pong handog kapag yung isang pari po ay magbibigay ng handog sa Diyos. At the time, the priest offered the poured out all the wine or the oil. Kaya nung panahon po na yun, yung pari po, kanilang binubuhos po yung langis o yung naman ubas. Up to the last drop. Hanggang sa kahuli-hulihan po nitong patak. Just like a drink offering, the Apostle Paul offered his whole life up to the last drop of his life for the gospel. Kaya kagaya po ng inuming handog na ito, si Apostle Pablo, kanya rin pong ibinigay yung kanyang buhay hanggang sa kahuli-hulihan patak ng kanyang buhay. When he wrote to the 2 Timothy, he was in the prison. Nang isinulat niya po yung ikalawang Timoteo, siya po ay nasa kulungan. When I studied the prison in Rome, that is so terrible and miserable. Nung pinag-aralan ko po yung kulungan sa Roma, talagang ito po ay nakakatakot at terribleng lugar. The water is coming up from the bottom. Yung tubig po ay nanggagaling sa ilalim. So, up to the ankle, always there is a water. Kaya hanggang sa kanilang bukong-bukong, laging merong tubig. That's why all the prisoner, when they get out of the prison, they have the mark in the ankle. Kaya nga kapag yung mga nakakulong ay nakakalaya na po sila, meron po silang marka sa kanila pong paanan. Apostle Paul says, I have the mark of Jesus Christ in my body. Kaya sinabi na po si Pablo, meron akong marka ni Yeso Cristo sa aking katawan. And the 2 Timothy chapter 4 verse 7, he said, I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith. As sinabi niya po sa 2 Timoteo, kapitulo 4, versikulo 7, nakipaglaban ako ng mabuting pakikipaglaban, natapos ko ng aking takbuhin, iningatan ko ang pananampalataya. What do you think about this testimony? Ano pong sa palagay ninyo itong patotoo na ito? Is the testimony of the man who is about to die? Ito kaya yung patotoo na isang taong mamamatay?
It's not the testimony of the person who is about to death. Hindi po ito yung patotoo na isang taong mamamatay na. He's so excited. Siya po ay nasasabik pa. I finished my race. Natapos ko na ang aking takbuhin. My reward, eternal reward is waiting for me. Yung aking walang gagandang pala ay naghihintay na para sa akin. I'm gonna meet my Lord Jesus Christ soon. Aking makakatagpog na yung aking Panginoong Hesukristo sa lalong madaling panahon. So instead of being depressed, he's excited. Kaya salip na siya po ay manlumo, siya po ay nasasabik pa. Because he was waiting for his last moment. Kasi naghihintay na po siya sa kanyang huling pagkakataon ng kanyang buhay. So this is the testimony of the winner, not the failure. Kaya ito po yung patotoo ng isang nagtatagumpay at hindi po ng mga talunan. Then he kept his face until the last moment. Kaya kanyang iningatan po yung kanyang pananampalataya hanggang sa huling pagkakataon. The verse 8, would you read? Sa versikulo 8 po, kaya't mula ngayon ay nakalanas sa akin ang putong ng katwiran na ibibigay sa akin ng Panginoon na tapat na hukom sa araw na iyon. At hindi lamang sa akin, kundi sa lahat din naman ng mga naghahangad sa kanyang pagpapakita. So in the last part, not to me only but also to all who have loved his appearing. Kaya sa uling parte, sinabi niya po, hindi lamang sa akin, kundi sa lahat din naman ng mga naghahangad sa kanyang pagpapakita. The eternal reward and glory which Apostle Paul will receive is also prepared for us. Kaya yung walang hanggang gantimpala at kalulatian ay inihanda para kay Apostle Pablo ay inihanda rin naman po ito para sa atin. That's why the Apostle Paul strongly recommend us to imitate Jesus Christ and imitate Apostle Paul. Kaya si Apostle Pablo, kanyang inuminumungkahi na siya ay ating tularan at gayon din po si Hesukristo. So his only wish in his whole life is to imitate Jesus Christ. Kaya ang tanging kahilingan niya lang po sa kanyang buhay ay tularan si Hesukristo. So the Philippians chapter 1 verse 20 and 21, the last part, sapagkat, would you read? Kaya sa Pilipos po, Kapitulo, versikulo 21, sa uling parte, sapagkat sa ganang akin, ang mabuhay ay si Kristo at ang mamatay ay pakinabang. So, he always focus on Jesus Christ. Kaya siya po ay lagi lamang nakatuon kay Hesukristo. Whether he live or not, if the Jesus is glorified, it was okay. Mabuhay mo po siya o mamatay, basta maluluhati si Hesukristo, ito po ay ayos lang. Whether he live or not, if he can please Jesus Christ, it is okay. Mabuhay man siya o hindi, basta mabigyan lugos si Hesukristo, ayos lang po yun. So he always think how to save the lost souls and establish the church in his whole life. Kaya lagi niya pong iniisip yung pagliligtas po ng maraming ligana kaluluwa at ganyan din po ay matayo mayraming iglesia sa kanyang buong buhay. Then the Hebrews chapter 3 verse 14, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat tayo'y nagiging kabahagi ni Kristo, kung ating hinahawak ang matatag, ang posibulan ng ating pagtitiwala hanggang sa katapusan. Important thing is, to the end. Ang mahalagang bagay po dito, hanggang sa katapusan. Apostle Paul finished the race to the end. Si Apostle Pablo, natapos na po yung kanyang takbuhin hanggang sa katapusan. He kept his face to the end. Iningatan niya yung kanyang pananampalataya hanggang sa katapusan. Through his face to the end, he proved that his face is truth and his life is really right before God. Kaya sa pag-iingat po ng kanyang pananampalataya hanggang sa kulian, kanya po napatunayan na yung kanyang pananampalataya ay tunay at ganyan din po yung kanyang buhay ay kalugod-lugod sa Diyos. Everyone can live for God once. Kaya lahat po tayo ay maaaring makapamuhay para sa Diyos ng isang beses lamang. Even the Iscariot of Judah lived for Jesus once. Kahit si Judas Iscariote, isang beses lang po siyang nabuhay para sa Diyos. We have so many brothers and sisters, sometimes they attend the church before. Marami rin tayong mga brothers and sisters na dati nang umaatin sa church. But they are not here today. They depart from the church. Pero sila po ay umalis na ng iglesia. Then how can they prove their faith is right through their life? Kung ganun, paano po kaya nila mapapatunayan na yung kanilang pamumuhay is keeping the faith to the end is very important to prove that our faith is right. Kaya yung pag-iingat po sa ating pananampalataya hanggang sa katapusan ay napakahalaga nang sa gayoy ating mapatunayan na yung ating pananampalataya ay tama. In the official hymn books, the left right side? Left side? Right side? Right side, John Newton. The left side, your left side.
the John Newton, it indicates the writer. Kaya sa kaliwa po nating bahagi, ito po si John Newton, siya po yung nagsulat nito. And the right side, the indicates the composer. At sa kanang bahagi naman po, ito naman po yung nag-compose. But interesting is, in the official hymn books, if the writer is still alive, they never put his song in the official hymn books. Kaya nakamanghang bagay po dito, sa official po na hymn book, habang nabubuhay po yung sumulat po nito, hindi po nila pwedeng ilagay yung kanyang isinulat na kanta. Because his face is not proven yet. Kasi yung kanyang pananampalataya o ang kanyang pagmumuka ay hindi pa napapatunayan. The one wife was so sad because her husband died. Yung isang asawang babae, nalungkot po siya kasi yung kanyang asawang lalaki ay namatay. But in the funeral, the four women visited because they each one of them thought she is the wife of her husband. Pero sa kanya pong burol, meron pong apat na babae ang pumunta kasi iniisip nila na sila rin po ay kanyang mga asawa. So when the husband died, the truth is revealed. Kaya nung namatay po yung kanyang asawa, yung katotohanan po ay nabunyag. Then who can say he is right person? Kaya kung ganun, sino makakapagsabi na siya yung tamang tao? So, until the people died, the writer died, the people never put their songs in the hymn books. Kaya hanggat yung isang manunulat po ay hindi po namamatay, hindi po pwedeng ilagay yung kanyang pang isulat na kanta sa hymn book. So, until the last moment, we have to keep our faith and our Christian life. Kaya hanggang sa huling pagkakataon, kailangan po nating ingatan yung ating pananampalataya at gayon din po yung ating buhay Christian. Verse 7, would you read? Sa Hebreo po, Kapitulo 13, versikulo 7, alalahanin ninyo ang mga namumuno sa inyo. Sila nagsalita sa inyo ng salita ng Diyos. Tingnan ninyo ang kinalabasan ng kanilang pamumuhay. Tularan ninyo ang kanilang pananampalataya. So Bible says, those who rule over you and who have spoken the word of God to you, they are the pastors. Kaya alalahanin ninyo ang mga namumuno sa inyo, silang nagsalita sa inyo ng salita ng Diyos. Sila po yung mga pastor. They are ministers and the leaders. Sila po yung mga ministro at mga leader. Then the Bible says, look at their last moment. Kaya sinabi po ng Biblia, tingnan ninyo yung kinalabasan ng kanilang pamumuhay. And imitate their faith. At tularan ninyo yung kanilang pananampalataya. So if we don't keep our faith to the end, how can we prove our faith is right? Kaya kung hindi natin iingatan yung ating pananampalataya hanggang sa katapusan, paano natin mapapatunayan na yung ating pananampalataya ay tama? Apostle Paul kept his faith to the last moment. Si Apostle Pablo, kanya pong iningatan yung kanyang pananampalataya hanggang sa huling pagkakataon. And when he finished his race, he shared his testimony of the victory. At kung niyang natapos na po yung kanyang takbuhin, kanya po ibinahagi yung kanyang patotoo ng pagtatagumpay. The crown of the righteousness is waiting for me. Yung putong ng katwiran ay naghihintay na para sa akin. My Lord Jesus Christ is waiting for me. Yung Panginoong Hesukristo ko ay naghihintay na para sa akin. So he strongly recommend as he saw Jesus Christ and followed him, he encouraged us to follow that way. Kaya kanyang iminumungkahi na kung paanong tinularan niya si Jesucristo ay tularan din naman natin yung kanyang naging pamumuhay. So 1 Corinthians chapter 11 verse 1. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Maging tulad kayo sa akin, gaya ko kay Kristo. Yes. The children imitate their parents. Yung mga anak, kanila pong tinutularan yung kanilang mga magulang. As the children of God, we should imitate our Lord Jesus Christ. Kaya bilang anak po ng Diyos, kailangan din natin tularan si Jesucristo. But in order to imitate Jesus Christ, God give us the great example of Apostle Paul. Kaya para matularan po si Jesucristo, yung Diyos po ay nagbigay ng dakilang halimbawa, ito pong si Apostle Pablo. So the Bible says, be imitators of God as dear children. Kaya sinasaya po ng Biblia na tayo po ay maging tagatulad ng Diyos gaya ng mga anak na minamahal. In Matthew chapter 5 verse 48, when Jesus walked on the water, Apostle Peter wanted to walk on the water like a Jesus Christ. Nung si Jesus po dun po sa Mateo kapitulo 5 verse 48, Matthew chapter 14. Sa Mateo po kapitulo 14, nung si Jesus po ay naglalakad po sa tubig, si Apostle Pedro din po gusto niya pong tularan si Kristo sa paglalakad sa tubig. Because Apostle Peter wanted to imitate Jesus Christ. Kasi si Apostle Pedro, gusto niya rin pong tularan si Jesucristo. Matthew chapter 5 says, therefore, you shall be perfect, just as your Father in heaven is perfect. Kaya nga sinabi sa Mateo, Kapitulo 5, verse 48, kaya't kayo maging sakdal, gaya ng inyong Ama sa langit, sakdal. So our Christian life
is like the life to imitate Jesus Christ. Kaya ang ating buhay Kristiyano, ito po yung buhay kung saan ating tinutularan si Jesucristo. So when we look at the life of Apostle Paul, we can see the Jesus Christ revealed in his life. Kaya kung ating titignan po yung naging pamumuhay po ni Apostle Pablo, atin pong makikita na yung pamumuhay po ni Kristo ay nasa kanya rin po. So the Colossians chapter 4 verse 19, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Minamahal kong mga anak na para sa inyo ay muli akong nakakaranas ng hirap ng panganganak hanggang si Kristo ay mabuo sa inyo. Until Christ is formed in you. The form, original meaning is like a molding. Hanggang si Kristo ay mabuo sa inyo, yung ibig sabihin po nito ay paghuhulma. So when we make the mold, we can see the exactly the same appearance like a real things. Kaya ka, di ba, kapag meron tayong hinuhulma, ating nakikita yung eksakto na ating ginagaya. So, just like this, when the other people look at our life, they have to see the life of Jesus Christ through our life. Kaya kapag titingnan po ng mga tao yung ating buhay, ang dapat po nilang makita ay si Jesucristo. So, because of the time limited, we cannot study all the details. Kaya dahil limitada lang po yung ating oras, hindi po natin mapag-aralan yung lahat po ng mga detalye. But we're gonna study the most important part. Pero ating pag-aaralan po yung pinakamahalagang mga parte. Apostle Paul imitate the burning heart of Jesus Christ. Si Apostle Pablo, kanya pong tinuralan yung nagbabagang puso ng Diyos. God has the burning heart to save the lost souls. Yung Diyos po, meron po siya nagbabagang puso para magligtas sa mga ligaw na kaluluwa. So, Ezekiel chapter 18 verse 31, the God called the Israel people, why should you die, O house of Israel? Kaya sinabi sa Ezekiel, Kapitulo 18, versikulo 31, bakit kayo mamatay o sambahayan ni Israel? At the time, Israel betrayed God and worshipped the idols. Nung pagkakataon na yun, yung mga Israelita, kanilang tinraidor, yung Diyos, sa pamagitan ng pagsamba ng mga Diyos-Diyosan. Israel was full of sins. Yung mga Israelita, puno po sila ng kasalanan. But still, God loved Israel. Pero yung Diyos, minamahal niya pa rin po yung Israel. So he said that he's almost begging, don't die. Why you try to be killed? Kaya ang halos nagmamakaawa na po yung Diyos sa kanila, bakit kayo mamatay o sambahayan ni Israel? In Isaiah chapter 37, verse 32, the Bible says, the zeal of the Lord of hosts will do this. Sa Isaiah po, Kapitulo 37, versikulo 32, isasagawa ito ng sigasig ng Panginoon ng mga hukbo. God has a zeal. Yung Diyos po ay meron pong sigasig. God desires to save all the lost souls. Yung Diyos po, ninanais niya po na yung lahat ng mga ligaw na kaluluwa ay maligtas. That's why God prepared everything to save sinners. Kaya nga yung Diyos, inanda niya na po yung lahat ng mga bagay para maligtas po yung mga makasalanan. And God tried to guide the all Israel people to return to God. At ganyan din po, pinatnubayan ng Diyos yung lahat ng mga Israelita na sila po ay makapanumbalik sa Diyos. So who can follow the zeal of the Lord? Kaya sino makakasunod sa sigasig ng Diyos? Only saved people can follow this zeal. Tanging yung maligtas lamang na tao, yung makakasunod sa sigasig ng Diyos. Hosea chapter 2 verse 6, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kaya't narito, babakuran ko ang kanyang daan ng mga tinik, at ako'y gagawa ng pader laban sa kanya upang hindi niya matagpuan ang kanyang mga landas. Israel people depart from God. Kaya mga Israelita po, kanila pong iniwan yung Diyos. So God prepared the thorns. Kaya yung Diyos po ay naghanda po ng bakuran. And God build up the war against the Israel. At ganyan din po, yung Diyos po ay nagtayo ng pader laban po sa Israel. Not to find their own way. Nang sa ganun, hindi po nila sundin yung kanilang sariling pamamaraan. So what do you think? Which one is easier? Going to heaven or going to hell? Ano pong sa palagay ninyo yung mas madali? Papunta ng langit o mapunta ng impyerno? What do you think? Ano pong sa palagay ninyo? Getting salvation or going to hell? Which one is much easier? Yung maligtas o mapunta ng impyerno, alin po doon yung mas madali? Getting salvation is much, much easier. Yung magkaroon ng kaligtasan, ito po yung pinakamadali. Because not for all sinners not to go to hell, God prepared so many obstacles.
Kaya para po sa lahat ng mga kasalanan, yung Diyos po ay naghanda po ng maraming mga hadlang para po sa kanila. So, in order to go to hell, they have to climb up the, all the thorns and the, all the worst, and they have to find the way to go to hell, and finally, they go to hell. Kaya para sila po ay makapunta ng impyerno, kailangan nila lagpasan lahat ng mga tinig, pader, nang sa gayon kapag nila itong nalagpasan, sila po ay pwede na mapunta ng impyerno. Not to send the sinners to hell, God prepared so many things. Kaya para hindi mapunta po yung isang makasalanan sa impyerno, yung Diyos po naghanda po ng maraming bagay. That much God desired to save all sinners. Kaya gayon na lamang po yung pagnanais ng Diyos na maligtas po yung lahat ng mga makasalanan. No matter what they are. Ano man po sila. Look at the Nineveh. Tingnan niyo po yung Nineveh. They are sinful city. Sila po ay the Nineveh city is called the bloody city. Yung lungsod pong ng Nineveh, ang tawag po dito ay madugong lungsod. Because when they killed their enemies, they pierced the body of the enemies and displayed on the street. Kasi kapag pinapatay po nila yung kanila pong mga kaaway, kanilang sinisibat ito sa kanilang ilalim na parte, pataas. They are so cruel and brutal. Kaya talagang napakalupit nila at bagsik. And in order to worship their own God, they kill their babies. At para sambahin po yung kanilang Diyos, pinapatay po nila yung kanilang sariling sanggol. But even this evil Nineveh, God sent Jonas. Pero kahit ito pong lungsod ng Nineveh ay napakasama, ipinadala pa rin ng Diyos si Jonas. Actually, Jonas didn't want to deliver the message of God to Nineveh. Sa katunayan po si Jonas, ayaw niya rin po ipadala yung salita ng Diyos sa Nineveh. Jonah want the Nineveh people to die. Nais ni Jonas na yung mga tao sa Nineveh ay mamatay. But Jonas chapter 4, verse 10 and 11, would you read? Pero sa Jonas po, Kapitulo 4, versikulo 10 hanggang 11, kaya't sinabi ng Panginoon, ikaw ay nang hinayang sa halamanan mo, hindi mo pinagpaguran o pinatubo man. Ito ay tumubo sa isang gabi at nawala sa isang gabi. Hindi ba ako manghihinayang sa Nineveh, sa malaking lungsod na iyon na may mahigit sa 120,000 katao na hindi nalalaman kung alin sa kanilang mga kamay ang kanan o kaliwa, at mayroon ding maraming mga hayop. No matter how sinful they are, it doesn't matter. God wants to save them. Kaya gano'n naman silang mga kasalanan, wala po itong kinalaman. Yung Diyos, nais po silang iligtas. God has a burning heart to save all sinners. Yung Diyos po ay meron po nag-aalab na puso para iligtas po yung lahat ng mga makasalanan. Jesus also has a burning heart to save the sinners. Ganon din po sa Jesucristo, meron din po siya nag-aalab na puso para iligtas yung mga makasalanan. The Mark chapter 1 verse 38, pasahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sinabi niya sa kanila, pumunta tayo sa iba pang mga karatig bayan upang ako'y makapangaral din naman doon, sapagkat dahil dito, ako'y naparito. Jesus was busy and tired. Kaya si Jesus po ay abala at talagang pagod. And in that day, he woke up very early. At sa araw po na yun, gumising po siya ng napakaaga. But he said, let us go into the next town that I may preach there also. Pero sinabi po niya, pumunta tayo sa iba pang mga karatig bayan upang ako'y makapangaral din naman doon. He never stopped preaching the gospel. Hindi po siya tumigil sa pagpapangaral po ng Ebanghelyo. He never stopped until he achieved the will of God. Kailan po hindi po siya tumigil hanggang sa maisakatuparan niya po yung kalooban ng Diyos. He clearly know his mission. Malinaw po sa kanya kung ano po yung kanyang naging mission. The last part, because for this purpose, I have come forth. Sa huling parte, sabi niya po, sapagkat dahil dito, ako'y naparito. When Jesus died and resurrected and appeared among the disciples, he said, the peace to you. Nung si Jesus po ay namatay at muling nabuhay at nagpakita po sa mga apostol, sinabi po niya, kapayapaan ang sumayin niyo. And then, he said, as my Father sent me, I send you. Kaya sinabi niya rin po, kung paano pinadala ako ng aking ama, akin din naman kayong isinusugo. He clearly know the reason why God the Father sent the Jesus Christ. Malinaw po sa kanya kung ano po yung dahilan kung bakit ipinadala po ng Diyos si Jesucristo. By shedding the blood, his mission is remission the redeemed, to redeem the all people's sin. Sa pamagitan po ng pagpapadanak ng kanyang dugo, matutubos po yung lahat ng mga kasalanan ng mga makasalanan. Until he achieved the will of God, he never stopped. Hanggang sa maisaktuparan niya po yung kalooban ng Diyos, hindi po siya tumigil. That's why he was so exhausted and tired. Kaya nga siya po ay pagod na pagod at nais na magpahinga. So in Matthew chapter 8, even though there was a great storm and a wave, he slept. Kaya kahit dun sa Mateo, Kapitulo 8, kahit merong malakas na bagyo, nagagawa niya pa rin magpahinga. One time, I get the sheep. That time, we faced on the great storm.
Kaya nang minsan po, ako'y nakasakay sa barko at yung barko na yun ay nakatagpo ng malakas sa bagyo. I believe it's not possible to sleep in that kind of ship. Kaya naniniwala ako po sa pagkakataon na imposible makatulog sa barko na yun. But can you imagine how much Jesus was tired? Pero naisip niya po ba si Jesus po kung gaano po siya kapagod? Even in the ship, Jesus was sleeping. Kahit sa bangka po, si Jesus po ay natutulog. But even though he was exhausted and tired, he never stopped preaching the gospel. Kahit siya po ay pagod na at nais na magpahinga, pero hindi pa rin po siya tumigil para may pangaral yung ebanghelyo. Luke chapter 9 verse 51, when the time had come for him to be received up, that he steadfastly set his face to go to the Jerusalem. Sa Lucas po, Kapitulo 9, versikulo 51, nang malapit ang mga araw upang siya'y tanggapin sa itaas, itinuktok niya ang kanyang sarili sa pagpunta sa Jerusalem. He determined his heart to die for the all sinners. Kaya nagpasya po siya sa kanyang puso na siya po ay mamamatay para sa Jerusalem. When you look at the Jerusalem city, he wept, he cried. Kaya nung tinitingnan niya po yung lusod ng Jerusalem, siya po ay umiiyak. Because he already knew that the God's judgment was coming. Kasi alam niya po na yung paghatol ng Diyos ay paparating na. So Jesus has a burning heart to save the all sinners. Kaya nga si Jesucristo, meron siya nag-aalam na puso para iligtas po yung mga ligaw na kaluluwa. Apostle Paul imitate this burning heart. Si Apostle Pablo, tinuralan niya rin po yung itong nagbabagang puso na ito. So his whole life, his heart was burning in order to save the lost souls, in order to establish the church. Kaya sa kanyang buong buhay, yung kanyang puso ay nag-aalab para magligtas sa maligaw na kaluluwa at maitayo yung maraming iglesia. In his whole heart, only two things was full. Sa kanya pong puso po, meron lang pong dalawang bagay. He always have the two questions only. Meron lang po siyang dalawang katanungan. First is, how can I save more lost souls? Una, paano ako makapagligtas sa mga ligaw na kaluluwa? Second question is, how can I establish the church? At pangalawa, paano ko naman maitatayo yung mga iglesia? Actually, they are the reasons why we are living in this world. Sa katunayan, yun po yung mga dahilan kung bakit pa tayo nabubuhay sa mundong ito. That is the reason why God allow us this more time in this world. Yun po yung dahilan kung bakit yung Diyos ipinapahintulot niya pa sa atin yung maraming oras na mabuhay para sa mundong ito. Acts chapter 20 verse 24, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ngunit hindi ko itinuturing ang aking buhay na mahalaga sa aking sarili, upang maganap ko lamang ang aking katungkulan at ang ministeryong tinanggap ko sa Panginoong Jesus na magpatotoo sa magandang balita ng biyaya ng Diyos. When they say the word mission, ministry, we have to know that is a really big word. Kapag binabanggit po natin yung salitang mission, dapat po nating malaman na ito po ay isang mabigat na bagay. Today, my ministry is to eat the bulalo. Ngayong araw, yung aking gawain ay kumain ng bulalo. We don't say that. Hindi po natin yung sinasabi. We don't use that word in that kind of case. Hindi po natin binabanggit yung salita na yun sa mga ganong bagay. Ministry indicates the task which we can devote whole our life for this. Yung gawain po o yung ministry, ito po yung isang bagay kung saan ibinibigay po natin yung ating buong buhay para po doon. Apostle Paul clearly understand this mission came from his Lord Jesus Christ. Kaya kay Apostle Pablo, malinaw sa kanya na itong dakilang mission na ito ay nanggaling sa kanyang Panginoong Jesus. That is to testify what Jesus had done for us. Ayun po ay upang maganap ko lamang ang aking katungkulan at ang ministeryong tinanggap ko sa Panginoong Jesus. So in order to preach the gospel, in order to save more losers, he poured out his whole life like a drink offering. Kaya para maipangaral po yung ebanghelyo at magligtas mo ng mga ligaw na kaluluwa, kanya po ibinuhos yung kanyang buhay gaya po ng isang inuming handog. So he started his race from the Acts chapter 20 verse 24. Kaya nagsimula po yung kanyang takbuhin dito po sa mga gawa, Kapitulo 20, versikulo 24. And he finished his race in 2 Timothy chapter 4 verse 7. At kanya po natapos yung kanyang takbuhin dun po sa 2 Timoteo, Kapitulo 4, versikulo 7. I have finished my race. Natapos ko na ang aking takbuhin. Have you run the race? Nakatakbo na po ba kayo sa isang takbuhin? When you run the race, we don't stop in the middle. Kapag tumatakbo po kayo sa isang takbuhin, hindi po kayo tumitigil sa gitna. Even though it's slow, we do our best to run up to the end. Kahit mabagal po, talagang sinusubukan po natin na tumakbo hanggang sa maabot po natin yung dulo. And when we run the race,
we put all our energy and strength. At kapag tayo po itatakbo sa isang takbo, ibinubuhos po natin yung buo nating lakas para dito. We do our best. Kaya ginagawa po natin yung buo nating makakaya. That is our Christian life. That is our race. Yun po yung ating buhay Kristiyano. Yun po yung ating takbuhin. Until we stand before God, we must not stop our race. Hanggang sa makatayo po tayo sa harapan ng Diyos, hindi po dapat tayo tumigil sa ating takbuhin. Sometimes I can see the, I have a counseling. Some brothers and sisters preach the gospel once, but not now. Kung minsan po nagkakaroon po ng counseling sa mga brothers and sisters, sila po ay nangangaral ng ebanghelyo isang beses at pagkatapos po nun, tumitigil na sila. They eagerly serve the brothers and sisters before, but not now. Talaga may pagnanais po sila dati na paglingkuran yung mga brothers and sisters, pero ngayon, hindi na po. Where is their burning heart? Nasa na po yung nag-aalab nilang puso? Where is their zeal? Nasa na po yung kanilang sigasig? It's gone. Nawala na po. They stop their race. Tumigil na po sila sa kanilang takbuhin. We must not stop the race until the last moment. Hindi po dapat tayo tumigil sa ating takbuhin hanggang sa huling sandali. Even though we are tired, we have to do our best to finish this race. Kahit pagod na po tayo, kailangan po natin gawin yung ating buong makakaya na tapusin po itong takbuhin na ito. So in 2 Timothy chapter 4 verse 2, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ipangaral mo ang salita, magsikap ka sa kapanahunan at sa di kapanahunan. Magtuwid ka, manaway ka, mangaral ka. So he strongly left his last word, his beloved Timothy. Kaya iniwan niya po yung kanyang huling sulat sa minamahal niyang si Timoteo. He is about to die. That's why he left the most important message to him. Siya po ay mamatay na, kaya ibinigay niya po yung napakalaga niyang mensahe para po sa kanya. That is verse 2. Yun po preach nasa, the word, be ready in season and out of season. Yun po yung nasa versikulo 2, ipangaral mo ang salita, magsikap ka sa kapanahunan at di kapanahunan. Whether in season or out of season, you have to preach the gospel. Maging sa kapanahunan o sa di kapanahunan, dapat po ninyo ipangaral yung ebanghelyo. You have to save the more lost souls. Kailangan po ninyo magligtas sa maraming ligaw na kaluluwa. You should have the burning heart like Jesus Christ. Meron po dapat kayong nag-aalab na puso ng gaya ng kay Hesus Kristo. This is the only reason why we are living in this world. Ito lang po yung tanging dahilan kung bakit pa tayo nabubuhay sa mundong ito. Why do we have to study? Bakit ba tayo kailangan mag-aral? By study, we can save the more lost souls. Sa pamagitan ng pag-aaral, pwede po tayong makapagligtas sa mga ligaw na kaluluwa. Why do we need to get a job and earn the money? Bakit po natin kailangan magtrabaho at kumita ng pera? Even though the gospel is free, in order to deliver this gospel, we need the money. Kahit yung ebanghelyo po ay libre, pero para ito ay may pangaral, kailangan po nating gumastos. Why we read the Bible and pray and have a fellowship? Bakit po tayo nagbabasa ng Biblia, nananalangin at nakikipag-fellowship? Without the spiritual strength, we cannot preach the gospel. Kung wala po yung spiritual na kalakasan, hindi po natin magagawang ipangaral yung ebanghelyo. So these all things are needed in order to achieve the one last goal, that is the preaching the gospel. Kaya lahat po ng mga ito ay kinakailangan para may isakatuparan natin yung huli lanak nila yunin. Ito po yung may pangaral yung ebanghelyo. I got salvation September 3, 2000. Kaya si Pastor po ay nagkaroon ng kaligtasan noong September 3, 2000. At the time, I was a college student. Noong panahon na yun, siya po ay isang estudyante sa kolehiyo. Even though I look young. Anyway, at the time, when I got salvation, I was not interested in study. Noong ako po ay naligtas, hindi rin po ako interesado sa pag-aaral. Because I can see all people are going to hell. Kasi nakikita ko po na maraming tao ay mapupunta ng impyerno. So whenever I go to the college, I brought the videotape of the Bible seminar. Kaya sa tuwing pupunta po ako sa aking eskwelahan, like ko pong dala yung isang videotape na nilalaman po ng Bible seminar. And I couldn't wait until the class is over. At hindi po makapaghintay hanggang sa matapos po yung aming klase. Right after class is finished, I ran to my friends and the family. Pagkatapos po ng aming klase, talagang madali ko pong tinatakbo yung aking mga kaibigan at mga kapamilya. And I try to evangelize all of them. At sinusubukan ko po silang evangelize lahat. Sometimes I listen to, we watch the Bible seminar one time, or three times, or even the four times. Kuminsan po, nakikinig po kami ng Bible seminar isang beses, tatlong beses, at kuminsan apat na beses. Then, at the time, I was I wondered, why do I have to study?
At nung pagkakataon na yun, napaisip ako, bakit ko pa kailangan mag-aral? If I quit my study, I can spend more time to save lost souls. Kung titigil na ako sa aking pag-aaral, tingin ko mas makapagligtas pa ako ng maraming ligaw na kaluluwa. So I had a counseling with one pastor. Kaya nagkaroon po ako ng counseling sa isang pastor. When I opened up my problem, he asked me, Brother Che, do you want to preach the gospel only now? Nung sinabi ko po yung aking problema, sinabi ng pastor, Brother Che, ngayon lang ba yung araw na gusto mong makapagligtas? If you want to preach the gospel until the end, you have to study more. You have to study harder. Kung gusto mo ipangaral po yung ebanghelyo hanggang sa katapusan, kailan po magpatuloy sa pag-aral at mag-aral pa ng maigi? In order to save more lost souls, you have to study. Kaya para makapagligtas po ng maligaw na kaluluwa, kailangan po ninyong mag-aral. That time I realized, even the study is needed to save lost souls. Kaya nung pagkakataon yun, naunawaan ko na miski yung pag-aaral ay napakahalaga para makapagligtas sa maligaw na kaluluwa. We should be diligent in our position in order to save lost souls. Kailangan po natin maging masipag sa ating posisyon para magligtas po ng maligaw na kaluluwa. If we are lazy, who will listen to us? Kasi kung tamad po tayo, sinong makikinig sa atin? We are not a good example. Hindi po tayo nagiging mabuting halimbawa. So it's getting harder to evangelize people. Kaya mas nagiging mahirap po na magligtas po ng mga ligaw na kaluluwa. That's why since that time, I studied hard. Kaya mula sa pagkakataon na yun, talaga nag-aral ako na maigi. Then, by the God's grace, I got the scholarship. At sa biyaya ng Diyos, nagkaroon ako ng scholarship. Then I got surprised because all my friends approached me before scholarship. I always approach them, but after scholarship, they approached me. At ako ay nagulat kasi nung nakuha ako, dati, hindi naman nila ako nilalapitan. Pero nung nakuha ng scholarship, lagi na nila akong nilalapitan. And they are interested how I studied and how to finish the assignment. At interesado sila kung paano ako gumagawa ng assignment, paano ako nag-aaral. That's why I could easily evangelize. Kaya nang ganun, madali ko na lang silang na-evangelize. So when we are diligent in our position, it's getting easier to evangelize people. Kaya kapag masipag po tayo sa ating posisyon, mas madali pong magligtas sa maligaw na kaluluwa. Anyway, no matter what we do, we have to remember the purpose of our life is only one, saving more lost souls. Kaya ganun pa man, anuman po yung ating gawin sa ating buhay, dapat po nating laging alalahanin kung ano po ba yung layunin ng ating buhay. Actually, serving the brothers and sisters, establishing the church is also connected to the preaching the gospel. Sa katunayan po, yung paglilingkod sa mga brothers and sisters, yung pagtatay ng mga iglesia, ito po ay konektado din sa pangangaral ng ebanghelyo. We cannot save all lost souls alone. Hindi po natin maililigtas si maraming ligaw na kaluluwa nang nag-iisa. That's why we need the more men of the faith, men of God. Kaya kinakailangan po natin na maraming tao ng pananampalataya na minamahal ng Diyos. That's why, in order to preach the gospel together, strongly, until the end, we serve the brothers and sisters and pray for them and teach them and establish the church. Kaya para may pangaral po yung ebanghelyo, tayo po ay nagsasama-sama at sama-sama po tayong nananalangin, nag-aaral, nagpe-fellowship para may pangaral po natin yung ebanghelyo. So, in 2 Timothy chapter 1 verse 8, the Apostle Paul says, suffer for the gospel. Kaya sa 2 Timoteo, Kapitulo 1, versikulo 8, sinabi dito, makipagtiis ka alang-alang sa ebanghelyo. So he in order to save the lost souls, he traveled 3 times for mission trips. Kaya para magligtas po ng mga ligaw na kaluluwa, siya po ay naglakbay na 3 beses sa kanya pong mission trip. Because he has a burning heart to save lost souls. Kasi meron po siya nag-aalab na puso para magligtas sa mga ligaw na kaluluwa. We cannot study the all details about mission trips. Hindi po natin mapag-aaral ng detalyado yung mga patungkol po sa kanya naging mission trip. But we will study some important part in each mission trip. Pero pag-aaralan po natin yung ilang mahalagang parte sa kanya pong naging mga mission trip. So when you follow the way of Apostle Paul's mission trip, you can see how much he eager to save the lost souls. Kaya kung inyo pong pag-aaralan po yung naging daan ni Apostle Pablo para po sa kanyang mission trip, inyo pong makikita kung gaano niya po talaga ninanais na maligtas po yung mga ligaw na kaluluwa. He didn't think about any other things, only one thing. Hindi niya na po iniisip ibang bagay, tanging isang bagay lamang. How can I save more lost souls? Paano pa ako makapagligtas ng maraming ligaw na kaluluwa? How can I establish the church? Paano ko maitatayo yung isang church? That's the only questions he always think. Yun lang mang po, yung tanging mga katanungan ang lagi niyang iniisip. This is his first mission trip.
Kaya ito po yung kanyang naging unang mission trip. He started from the Antioch. Nagsimula po siya sa Antioch. And he went to the Cyprus island. At nagpunta po siya ng Cyprus Island. And he crossed to the Antioch in the Pisidia. At siya po ay pumunta ng Pisidia. At the time, the Paul, Apostle Paul, and the Barnabas were persecuted. Sa panahon po na sa Apostle Pablo, si Bernabe ay inuusig. So they moved to the Iconium. Kaya pumunta po sila ng Iconio. And they were persecuted again. At sila po ay inusig muli. So they moved to the Lystra. At pumunta po sila ng Lystra. And in Lystra, the many people are about to listen to Apostle Paul. At nung nandun na po sila sa Lystra, marami na pong tao yung susubukan na pong makinig kay Apostle Pablo. But from Antioch and the Iconium, the people came to Lystra. Pero magmula po sa Antioch at Iconio, lahat po ng mga tao na nanggaling doon ay sumunod. And they persuaded the people to persecute the Apostle Paul together. At kanilang iginugulo yung mga tao na kanila ding usigin sila Apostle Pablo. So in Lystra, the Acts chapter 14 verses 6 and 7, would you read? Nalaman nito ng mga apostol at sila'y tumakas patungo sa Lystra at Derbe na mga lungsod na lilikaw niya at sa palibot na lupain. At doon nila ipinangaral ang magandang balita. So when they arrived the Lystra, they preached the gospel. Kaya nung sila po'y nakarating ng Lystra, kanila po'y pinangaral yung Ebanghelyo. But the people from the Antioch and Iconium, they persecuted the Apostle Paul. Pero yung mga tao po na nanggaling sa Antioch at Iconio, kanila pong inusig sila Apostol Pablo. And they stoned him and killed him. At pinagbabatos sila at pinatay. And they threw the dead body out of the city. At tinapon nila yung kanyang katawan sa labas ng lungsod. Acts chapter 14 verse 19, would you read? Ngunit dumating doon ang mga Hudyong buwan sa Antiochia at Iconio. At nang mahikayat nila ang maraming tao, kanilang pinagbabatos si Apostol Pablo at kanilang kiladkad siya sa labas ng lungsod na inaakalang siya'y patay na. So at the time, the disciples look at the dead body of Apostle Paul. Kaya ng mga pagkakataon na yun, yung mga alagad, tinignan nila yung katawan ni Apostle Pablo. Even though there was a persecution and the risk to be killed, they never depart from the Apostle Paul. Kahit meron ng pang-uusig at pagpatay po sa kanila, kailanman hindi po nila iniwan si Apostle Pablo. But when they gathered around the Apostle Paul, he arose. Pero nung sila po'y nagtitipo na sa palibot ni Apostle Pablo, bigla na lang po siyang tumayo. God raised him from the death again. Yung Diyos po yung nagtayo po sa kanya mula po sa kamatayan. Because he didn't finish his mission. Kasi hindi niya po natatapos yung kanyang mission. When he arose, what did he do? Nung siya po'y bumangon, ano po yung kanyang ginawa? He preached the gospel again. Ipinangaral niya po ulit yung salita ng Diyos. So, can you imagine? He was probably bleeding. Naisip niyo po ba yun? Maaari po siya po'y nagdurugo na. And when God arose him, he woke up. Nung binuhay po muli siya ng Diyos, siya po'y bumangon. And he wiped his blood. At pinunasan niya po yung kanyang mga dugo. And he said, let's go again. At kanya sinabi, tara muli. Other disciples tried to stop him. Yung ibang maalagad, sinubukan siyang pigilan. No way! You died and now you are alive. Hindi na, namatay ka na at muli ka lang nabuhay. The persecutors are still there. Yung mga manguusig nandiyan pa rin. But he said, no, they don't get salvation yet. Pero sinabi sa Pablo, hindi pa sila naliligtas. Let's go back to Lystra, Antioch, Iconium. Bumalik tayo sa Lystra, Antioch at Iconio. So the verse 20 and 21. Kaya sa versikulo 20 at 21. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ngunit nang paligiran siya ng mga alagad, tumayo siya at pumasok sa lungsod. Kinabukasan, umalis siya kasama ni Bernabe patungo sa Derbe. Nang may pangaral na nila ang Ebanghelyo sa lungsod na iyon at ginawang maalagad ang marami, nagbalik sila sa Lystra, sa Iconio at sa Antiochia. When he preached the gospel again, many people got salvation because his message is so true. Nung ipinangaral niya pumuli yung Ebanghelyo, marami na pong tao yung ligaw na kaluluwa ang naligtas kasi yung kanya pong salita ay tunay. Even though he was killed and bleeding, the gospel was spread. Kahit siya po ay pinatay na at nagdurugo, patuloy pa rin po niyang ipinapangaral yung Ebanghelyo. In verse 22, he strengthened the all the brothers and sisters in Iconium and Antioch. Sa versikulo 20,
Sa versikulo 22, kanya pong pinalakas yung mga kapatid sa Iconio at Antioquia. And he said, we must through the many tribulation enter the kingdom of God. At sinabi niya, sa pamagitan ng maraming mga kapighatian, ay kailangan pumasok tayo sa kaharian ng Diyos. So, he only think how to save losers and establish the church. Kaya ang tanging niya lang laging iniisip kung paano siya makapagligtas sa maligaw na kaluluwa at kung paano maitatayo yung mga iglesia. Then the he and his team went back to Antioch. Kaya siya po at yung kanyang mga kasamahan bumalik sa Antioquia. And he after some days he departed for the second mission trip. At pagkatapos po ng ilang araw siya po umalis para sa ikalawang mission trip. In second mission trip, there was some issue before he depart. Nung sa ikalawang mission trip po niya, bago po siya umalis, pero pong naging mga usapin. Actually, the Barnabas and the Apostle Paul had a team. They are like a team. Sa katunayan po, si Bernabe at si Apostle Pablo, sila po ay isang grupo. And Barnabas wants to bring the Mark to the second mission trip. At si Bernabe po, naisip pong isama si Marcos po sa pangalawang pagkakataon na ito. But the Mark, actually, he already joined the first mission trip, but because of the difficulties, he went back home. Sa katunayan po, sa unang mission trip pa lang po, kasama na nila si Marcos, pero dahil sa ilang kahirapan, siya po ay tumigil sa pagsama. So Apostle Paul said, he's not ready yet. Kaya sinabi ni Apostle Pablo, hindi pa siya handa. This is work of God. Ito yung gawain ng Diyos. This is the work of God to save losers. Ito yung gawain ng Diyos para magligtas sa maligaw na kaluluwa. So when he's ready, we can bring it. Kaya kapag handa na siya, saka lang natin siya pwedeng isama. But Barnabas keep insisting to bring him. Pero si Bernabe, ipinipilit niya na isama siya. Whose fault? Kanina po itong pagkakamali. Because of this, they argue and separated. Dahil po sa bagay nito, sila po yung nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan at di nagkasundo. Definitely, this is the fault of Barnabas. Kaya maaari po, ito po yung pagkakamali ni Bernabe. Actually, the Mark is the nephew of the Barnabas. Sa katunayan po, si Marcos po ay pamangkin po ni Bernabe. That's why the Barnabas stand in the side of the human affection. Kaya si Bernabe po, siya po ay pumanig po sa affection niya po sa kanyang pamangkin. Because Mark is his nephew, he wants to bring him. Dahil pamangkin niya si Marcos, kaya nais niya siyang isama. So, but the Apostle Paul stand in the side of God only. Pero si Apostle Pablo, siya po ay pumapanig lamang po sa panig ng Diyos. He only focus on the God's work. Nakatuon lamang po siya sa gawain ng Diyos. So because of this issue, they were separated. Kaya dahil po sa usapin na ito, sila po ay naghiwalay. Then, the probably Apostle Paul felt lonely. Kaya maaari po sa pagkakataon na ito, naramdaman ni Apostle Pablo na siya ay mag-isa na lamang. He probably thought how to preach the gospel alone. Maaring inisip niya kung paano niya may pamangaral yung ebanghelyo ng mag-isa. But when we stand in the side of God, God always send us the all things, God always support us whatever we need in order to preach the gospel. Pero kung tayo po ay palaging tatayo sa panig ng Diyos, laging ipagkakaloob ng Diyos yung lahat ng suporto o ating kinakailangan para may pangaral po yung ebanghelyo. So God prepared the Silas. Kaya inihanda po ng Diyos si Silas. Silas is the one of the leader who came from the Jerusalem church. Si Silas po, isa po siya sa mga pinuno na nagmula po sa Jerusalem. So the Apostle Paul and Silas depart together. Kaya si Apostle Pablo at si Silas ay magkasama pong umalis. And they tried visit the churches and strengthen the churches. At kanila pong binisita yung mga iglesia at kanila pong pinalakas yung kanilang loob. And when they arrived the Lystra again, there is the Timothy. At nung sila po yung nakarating na ng Lystra, nandun po si Timoteo. Timothy is so faithful. Si Timoteo po ay talagang napakatapat. So Apostle Paul called him and they depart together. Kaya tinawag po siya ni Apostle Pablo at magkasama po silang umalis. And when the Apostle Paul arrived in the Corinth, he met Priscilla and Aquila. At nung si Apostle Pablo po ay nakarating ng Corinto, kanya po nakatagpo po sila Priscilla at Aquila. So, when the Barnabas left, God sent the Silas, Timothy, Priscilla, and Aquila as co-workers of the Apostle Paul.
Kaya nung si Bernabe pa umalis, ipinadala po ng Diyos si Silas, Timoteo, Priscilla, Takila bilang mga kamanggagawa ni Apostol Pablo. Sometimes I have a counseling. Kaya kuminsan po ako po nagkakaroon ng counseling. One sister says, Pastor, I don't like to attend the church because my friend departed from the church. Kaya sinabi ni isang sister, Pastor, ayoko na pong pumunta ng church kasi yung isa ko pong kaibigan ayaw pong pumunta ng church. Sometimes we want to follow our friend. Kuminsan po, nais nating sundin yung ating mga kaibigan. When we attend some members, when they attend the church, they always call their friends. Kapag yung ibang mga miyembro po sa church ay pupunta po ng church, lagi po nilang tinatawagan yung kanilang mga kaibigan. Will you go to the church today? Pupunta ka ba ng church ngayong araw? No, I'm busy today. Ah, hindi. Abala kasi ako. Okay, me either. I'm not attend the church either. Ah, ganun ba? Sige, ako rin hindi na rin pupunta. So he is affected by human affection. Kaya po siya po ay nahawa sa kaawa po niya sa kanyang kaibigan. Whether other people follow God or not, it doesn't matter. We are, our Christian life is before God, not before man. Kapag yung mga tao po sumunod man sila sa Diyos o hindi, ang dapat po nating alalahanin na tayo po ay sumusunod sa Diyos. So amazingly, when we stand in the side of God, God always send us the co-workers. Yung nakakamangang bagay po dito, kapag lagi po tayong nasa panig ng Diyos, lagi po niya ipinagkakaloob yung mga kamanggagawa natin. So in second mission trip, Apostle Paul have the many co-workers, faithful workers. Kaya sa ikalawang paglalakbak doon ni Apostle Pablo, nagkaroon po siya ng maraming mga kamanggagawa. And wherever he went, he preached the gospel. Asan man po siya magtungo, lagi niya po ipinapangaral yung ebanghelyo. So when he arrived the Philippi, he met the women. Kaya nung napunta na po siya doon sa Philippi, kanya po nakatagpo po yung ilang tao. So when he met the women, he preached the gospel. Nung nakatagpo niya po yung mga babae po na ito, ipinangaral po niya yung ebanghelyo. At the time, God opened the heart of the Lydia and she got salvation. Nung pagkakataon po na yun, binuksan po ng Diyos yung puso ni Lydia at siya po ay naligtas. And after that, the Apostle Paul cast the demons from the young girl. At pagkatapos po nun, ipinalayas po ni Apostle Pablo yung mga demonyo na nasumasapi sa isang batang babae. That's why her host, her owner, got angry and put the Apostle Paul in the prison. Kaya ngayon may-ari po nito, nagalit kay Apostle Pablo at ikinulong si Apostle Pablo. But when he was put in the prison, he preached the gospel again. Pero nung siya po ikinulong, patuloy niya pa rin po ipinapangaral yung ebanghelyo. The Acts chapter 16, verse 22, would you read? Sa mga gawa po, kapitel 16, versikulo 22, ang maraming tao ay sama-samang tumindig laban sa kanila at pinunit ng mga hukom ang mga damit nila Pablo at Silas at pinagutos na hagupitin sila. He was beaten. Sila po ay hinagupit. And he was put in the prison. At sila po ay tinilagay sa kulungan. But he was not depressed. Pero hindi po siya nanlumo. Because he really believed that is the part of God's plan. Kasi naniniwala po siya na isa yon sa plano ng Diyos. That's why in the prison at the midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God. Kaya nga sa kinagabihan, habang nakakulong po sila Silas at Pablo, sila po'y nanalangin at nag-aawitan. And there was an earthquake and the door was open. At nagkaroon ng lindol at yung kanilang pintuan po ay nabuksan. When all other criminals left, the Apostle Paul and Silas left there, stayed there. Nung iba po mga kriminal ay tumakas na, si Apostle Pablo at si Silas ay nanatili pa rin. Because they really believed that is the will of God. Kasi naniniwala sila na yun yung kalooban ng Diyos. At the time, the prison keeper tried to kill himself. Kaya nung pagkakataon na yun, yung tagapagbantay ng kulungan, sinubukan niyang patayin yung kanyang sarili. Because according to the record, if the prisoner ran away, the keeper must be tortured, and should be dead. Kasi kapag yung isang bilanggo po ay nakatakas, yung tagapagbantay po ng kulungan ay dapat pong patayin. But at the time, Apostle Paul says, do yourself no harm, for we are all here. Kaya sinabi po dito, the verse 28, huwag mong saktan ang iyong sarili, sapagkat naririto kaming lahat. Then, the prison keeper asked, sirs, what must I do to be saved? Kaya sinabi po niya, mga Ginoo, ano ang kailangan kong gawin upang maligtas? Apostle Paul said, the believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved and your household. Sinabi ni Apostle Pablo, manampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. So this prison keeper and his household,
listen the word of God and God's salvation. Kaya itong pong tagapagbantay ng kulungan at yung kanyang sambahayan ay nakinig ng salita ng Diyos at naligtas. So this family and Lydia and her household, they are the beginning of the Philippian church. Kaya ito pong pamilya nito at yung pamilya po ni Lydia, sila po yung nagpasimula na iglesia po sa Pilipos. Wherever Apostle Paul arrived, he tried to preach the gospel. Kaya saan mo magtungo si Apostle Pablo, sinusubukan niya lagi ipangaral yung ebanghelyo. After Philippi, he moved to the Thessalonica. Pagtaas sa Pilipos, siya po yung nagtungo ng Thessalonica. There, he preached the gospel again. At doon po, ipinangaral niya muli yung salita ng Diyos. The Acts chapter 17, verse 1, would you read? Nang makaraan na sina Pablo at Silas sa Antipolis at sa Apollonia, ay nakarating sila sa Thessalonica, kung saan ay may isang sinagoga ng mga Hudyo. And verse 2, he reasoned with them from the scriptures. At sa versikulo 2, at si Pablo ay pumasok ayon sa kanyang kaugalian at sa loob ng tatlong sabat ay nangatwiran sa kanila mula sa mga kasulatan. Right after he arrived at Thessalonica, he preached the gospel in the synagogue. Sa oras na nakarating po siya ng Thessalonica, kanya po ipinangaral kagad yung salita ng Diyos dun sa sinagoga. And then he moved to the Berea. At siya po ipunta na ng Berea. And right after he arrived at Berea, he preached the gospel again. At nung pagkarating niya Berea, kanya po muli ipinangaral po yung salita ng Diyos. So the Berea people, they are very kind and wants to check if it's true or not. Kaya yung mga tao po sa Berea, sila po yung mababait at talagang nais po nila suriin kung ito ba ay tama. That's why many people got salvation. Kaya marami rin pong tao yung naligtas. So in Corinth, when he moved to the Corinth, he stayed there 1.5 years. At nung siya po yung pumunta na doon sa Corinto, siya po yung nanatili doon na isa't kalahating taon. And with the Priscilla and Aquila, they returned to Antioch. At kasama po si Priscilla at Aquila, bumalik po sila ng Antioquia. This is the second mission trip. Kaya yun po yung ikalawang naging mission trip. And this is the third mission trip. At ito naman po yung ikatlong mission trip. Like other mission trip, wherever he went, he preached the gospel. Kagaya po ng mga naunang mission trip, saan man po siya mapunta, kanya po ipinapangaral po yung ebanghelyo. When he went to the Troas, for whole day and night, he preached the gospel. Nang siya po'y pumunta ng Troas, kanya ipinangaral po'y ebanghelyo araw at gabi. And the when he returned, many brethren tried to stop him not to go to the Jerusalem. Nung siya po'y pabalik na, marami po mga kapatid yung pumigil sa kanya na bumalik ng Jerusalem. Whenever he met the brothers and sisters, they tried to stop him. Sa tuwing nakatagpo niya po yung mga brothers and sisters, lagi po siyang pinipigilan. When you go to the Jerusalem, you will be caught and you can be dead. Kapag babalik ka sa Jerusalem, ikaw ay ulihin at papatayin. But the verse 13, pasahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Kaya't sumagot si Pablo, anong ginagawa ninyo? Nag-iiyakan kayo at dinudurog ang aking puso? Handa ako na hindi lamang gapusin, kundi mamatay rin naman sa Jerusalem dahil sa pangalan ng Panginoong Jesus. He boldly say, I'm ready not only to be bound, but also to die. Kaya may katapangan niya sinasabi na handa rin siyang mamatay para po sa Panginoong Jesus. As long as I can save more lost souls, I'm ready to die. Basta makapagligtas po siya na marami ligaw na kaluluwa, handa po siyang mamatay. So he already knew what kind of suffering he will face in the Jerusalem. Kaya alam niya na po kung anong klaseng paghihirap yung kanyang mararanasan dun sa Jerusalem. But he didn't stop going to Jerusalem. Pero hindi po siya tumigil sa pagbalik sa Jerusalem. Because there are lost souls who are waiting for the gospel. Kasi meron pa rin po mga lagaw na kaluluwa yung naghihintay sa kanya para po sa ebanghelyo. Think about this. When we cut the onion, accidentally I cut my finger. Pag-isipan po natin ito. Halimbawa po, naghihiwa tayo ng sibuyas at aksidente po, nahiwa natin yung ating daliri. This is number one. Yan po yung una. Number two is, I set on my finger. Pangalawa, inilagay na natin yung ating mga daliri. And intentionally with the knife, I try to cut. At sinadya po natin itong hiwain. Which one is more fearful? Ano po yung mas nakakatakot? Number one, number two. Yung una o yung pangalawa? Yes, number two. Yung pangalawa po. When we already know the what will happen, we are more fearful. Kapag alam na po natin kung ano yung mangyayari, dun po tayo mas natatakot.
Jesus already knew what kind of suffering was waiting for him. Si Jesus po, alam niya na po kung anong klase ng paghihirap yung kanyang mararanasan. He already knew what kind of pain was waiting for him. Alam niya na po kung anong klaseng sakit yung kanyang mararanasan. But he didn't stop to carry the cross. Pero hindi po siya tumigil sa pagbuhat sa kanyang cross. Apostle Paul imitate this bony heart. Si Apostle Pablo, kanya rin tinuruan na itong nagbabagang puso na ito. He never stopped going to the Jerusalem because he had to preach the gospel. Hindi po siya tumigil sa pagbalik sa Jerusalem kasi kailangan niya pa ipangaral yung ebanghelyo. So he said, I'm ready not only to be bound but also to die at Jerusalem for the name of the Lord Jesus. Kaya sinabi niya, handa ako na hindi lamang gapusin, kundi mamatay rin naman sa Jerusalem dahil sa pangalan ng Panginoong Jesus. So when he arrived to Rome, he was arrested. Kaya nung siya po ipumunta ng Roma, siya po ay ikinulong. And he was took to the Rome. At dinala po siya sa Roma. And in the Rome, he was under the house arrest for 2 years. Kaya dun po sa Roma, siya po ay ikinulong sa loob ng 2 taon. So it means he cannot go out of the house. Ibig sabihin, hindi po siya pwedeng lumabas sa kanya pong bahay. He always had to stay in the house. Lagi lang po siyang dapat nananatili sa kanyang bahay. He couldn't go to the mission trip. He couldn't visit the brothers and sisters. Hindi siya makapaglakbay. Hindi niya pwede mabisita yung mga brothers and sisters. But he never stopped preaching the gospel. Pero hindi niya po niya itinigil yung pagpapangaral ng ebanghelyo. So whoever visited him, in the house, he preached the gospel again. Kaya sino man yung bumibisita sa kanyang bahay, ipinapangaral niya po sa kanila yung ebanghelyo. Acts chapter 28, verse 23. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Nang sila'y makapagtalaga ng isang araw para sa kanya, nagtungo sila sa kanyang tinutuluyan at napakarami nila. Ipinaliwanag niya sa kanila ang pangyayari buwat umaga hanggang sa gabi na magpapatuo tungkol sa kaharian ng Diyos. At sinikap na sila'y mahikayat tungkol kay Jesus mula sa kautosan ni Moises at mula sa mga propeta. From morning till evening, he never stopped preaching the gospel. Kaya mula umaga hanggang gabi, hindi pa siya tumingil sa pagpapangaral ng ebanghelyo. For 2 years. Sa loob po ng 2 taon. And finally, he was put in the prison in Rome. At sa kaulian, siya po ay pinasok na doon sa bilangguan sa Roma. This is the prison which the Apostle Paul stayed. Ito po yung kulungan kung saan pinanatilihan ni Apostle Pablo. And eventually, Apostle Paul was beheaded here. At di kalaunan, dito po pinugutan ng ulo si Apostle Pablo. Until his last moment, he never stopped preaching the gospel and never stopped establishing the church. Hanggang sa huli niya pong sandali, hindi po siya tumigil sa pagpapangalan ng ebanghelyo at maitayo yung mga raming iglesia. God has a burning heart. Jesus had the burning heart and he imitated this burning heart. Yung Diyos po ay minagalan na puso, si Jesus po ay minagalan na puso, kanya tinuruan po ito ni Pablo. Finally, maybe the 2 Timothy chapter 4 verse 6, you can see this verse in different way. Kaya maaari po ngayon, ito pong ikalawang Timoteo, kapitulo 4, versikulo 6, nakikita niyo na po ito sa ibang paraan. I am already being poured out as a drink offering. Ako ibinuhos na tulad sa inuming handog. The time of my departure is at hand. At ang panahon ng aking pagpanaw ay dumating na. He didn't regret because he poured out his whole life for the gospel. Wala po siyang anumang pinagsisihan kasi ibinuhos niya kanyang buong buhay para ipangaral yung ebanghelyo. Now he is so excited to go to heaven. Kaya ngayon ay sabik na po siya na pumunta ng langit. He is not ashamed. Wala po siyang anumang kahihiyan. Because wherever he went, he preached the gospel. Kasi saan man po siya nagtungo, ipinangaral niya po yung ebanghelyo. No matter whom he met, he preached the gospel. Sino man yung kanyang nakasalamuha, ipinangaral niya po yung ebanghelyo. Whenever he has a time, he teaches the Bible to establish the church. Sa tuwing siya po ay may oras, kanya po itinuturo yung nilalaman ng Biblia para maitayo yung mga iglesia. That's why he doesn't have any regret. Kaya nga wala po siyang anumang pinagsisihan. He's not ashamed to stand before God. Hindi po siya nahihiya na tumayo sa harapan ng Diyos. So, he can share the testimony of the victory. Kaya maaari niya pong may ibahagi yung patotoo ng pagtatagumpay. I have fought the good fight and I have finished my race. Nakipaglaban ako na mabuti pa ikipaglaban, natapos ko na ang aking takbuhin. I have kept the faith. Iningatan ko ang pananampalataya. Let's read verse 8 together.
Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kaya't mula ngayon ay nakalanas sa akin ang putong ng katwiran na ibibigay sa akin ng Panginoon na tapat na hukom sa araw na iyon. At hindi lamang sa akin, kundi sa lahat din naman ng mga naghahangad sa kanyang pagpapakita. This is the encouragement of Apostle Paul. Kaya ito po yung pagpapalakas ng loob na mula kay Apostle Pablo. For all of us, God also prepared the eternal glory. Kaya para po sa ating lahat, inihanda rin po ng Diyos yung walang hanggang kalulatian. So, whether in season or not, we have to preach the gospel. Kaya maging sa kapanahonan o di kapanahonan, dapat po natin ipangaral yung ebanghelyo. So, he always think how to save the losers and how to serve the brothers and sisters. Kaya lagi niyang iniisip kung paano siya makapagligtas sa maligaw ng kaluluwa at kung paano niya mapaglilingkuran yung mga brothers and sisters. So, Romans chapter 9, verse 1-3, would you read? Kaya sa Roma po, Kapitan 9, versikulo 1-3, sinasabi ko ang katotohanan na kay Kristo. Hindi ako nagsisinungaling, ito'y pinatotohanan ng aking budhi sa pamagitan ng Espiritu Santo, na mayroon akong malaking kalungkutan at walang tigil na kirot sa aking puso, sapagkat mamagalingin ko pang ako'y sumpain at mawala kay Kristo, alang-alang sa aking mga kapatid, na aking mga kamag-anak ayon sa laman. At the time when he preached the gospel to Gentiles, many Gentiles got salvation. Sa pagkakataon po na yun, ay pinapangalan niya yung ebanghelyo sa mga hintil, marami pong mga hintil yung mga naliligtas. But Jewish people are still hard. Pero yung mga Hudyo, talagang napakatigas pa rin. That's why he says, even though I are cursed, I'm cursed and go to hell, I really wish my people will get salvation. Kaya sinabi po niya, kahit ako isumpain at mapunta na impyerno, basta maligtas yung aking sambahayan, ayos lang. And in 2 Corinthians chapter 11, verse 24-27, he mentioned about the suffering he experienced. Sa ikalong Korinto po, Kapitulo 11, versikulo 24-27, dito niya po sinabi yung kanya pong mga naging kahirapan. From the Jews, 5 times I received the 40 stripes minus 1. Sa mga Hudyo, ay limang ulit akong tumanggap ng 40 hagupit, kulang ng isa. I suffer like this. Naghirap ako ng mga ganito at ganyang bagay. But in verse 28, this is nothing. Pero sa versikulo 8, ito ay baliwala. All my concern is the church. Kasi lahat ng aking mga alalanin ay para sa iglesia. So verse 28, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Bukod sa mga bagay na nasa labas, ako'y araw-araw na nabibigatan sa alalahanin para sa mga iglesia. So he didn't think about any other things. Kaya hindi niya na po iniisip iba pang mga bagay. He only focused on the how to save losers, how to serve the church. Kaya lagi lang po siya nakatuon kung paano niya ililigtas yung maraming ligaw na kaluluwa at may tatayo yung maraming iglesia. If we can imitate the Apostle Paul, Philippine life for the mission will be totally changing. Kung atin lang pong matutularan si Apostle Pablo, talagang ito pong Philippine life for mission ay magiging kakaiba. What if we have the same burning heart like Apostle Paul, Jesus Christ, and our Lord God? Paano kaya kung meron tayong nag-aalam na puso ng gaya ng Apostle Pablo kay Jesucristo at sa Diyos? Then, the Philippines will be shaken by the gospel. Kung ganun, ito pong Pilipinas ay talagang mayuyugyog ng ebanghelyo. So, not only Apostle Paul, all the disciples gave up their right to preach the gospel. Hindi lang si Apostle Pablo, kundi lahat din ng mga alagad, ibinigay nila yung kanilang buhay para sa pagpapangaral ng ebanghelyo. Here are names of the 12 disciples. Kaya narito po yung pangalan ng 12 alagad. Then, except Iscariot Judas and Apostle John, all of them were martyr. Maliban po kay Judas Iscariot at Apostle Juan, lahat po sila ay naging mga martyr. The Apostle Peter. Maging si Apostle Pedro. There was a great persecution in Rome. Merong malaking pag-uusig doon sa Roma. So other disciples encouraged him to depart from the Rome. Kaya ibang maalagad, iminungkahi sa kanya na umalis na ng Roma. When he left the Rome, he saw Jesus Christ. Nung iniwan niya yung Roma, nakita niya si Jesucristo. Jesus was going to the Rome. Si Jesus ay patungo ng Roma. So he asked, "Where will you go?" Kaya tinanong siya, "Saan ka pupunta?" Jesus answered, "I'm going to Rome, which you depart, you give up." Sinabi ni Jesus, "Ako ay pupunta ng Roma, kung saan iyong iniwan at sinukuan." Then Apostle Peter realized, departing from the Rome is not the will of God. Kaya naunawa ni Apostle Pedro na yung pag-iwan sa Roma ay hindi kalooban ng Diyos. So he turned around and went back to the Rome. Kaya bumalik po ulit siya ng Roma. His wife said, "I want to follow you." Yung kanyang asawang babae, sinabi niya, "Nais kitang sundan." So both of them were killed. Kaya parehas po silang namatay. At the time, the Apostle Peter said, "I'm not worthy to die like a
my Lord Jesus Christ. Sa pagkakataon na yun, sinabi ng Apostol Pedro, hindi ako rapat-dapat na mamatay ng gaya ng Panginoong Hesus Kristo. So he asked the upside down on the cross. Kaya sinabi niya na siya ay baligtad. So this is the way he was killed. Kaya ito yung paraan kung paano po siya namatay. And Andre. Ito po si Andres. He preached the gospel in Greece. Ipinangaral niya po yung ebanghelyo dun sa Gresya. But he was caught and he was crucified like an X cross. Siya po yung hinuli at ipinako din po ng letrang X. In order to make him painful more, they tied with the strips on the cross. Para higit po siyang mahirapan, siya po itinali sa pamagitan po ng mga lubid. And the four days, he was alive on the cross. At sa loob ng apat na araw, siya po ay nabubuhay na nakabitin doon po sa cross. But even on the cross, he didn't stop preaching the gospel. Pero kahit nung nasa cross na po siya, hindi po siya tumigil sa pagpapangaral ng ebanghelyo. So he preached the gospel to the guard. Kaya nga ipinangaral niya po yung ebanghelyo doon sa mga gwardya. And Santiago, at ganyan din po sa Santiago, he was killed in the age of the, at the time of the Herod Agrippa. At siya po ay namatay nung panahon po ni Herodes na Agripa. And the John, the brother of the James. At tatanungan po si Juan, na kapatid ni Santiago. He served the Maria as God Jesus commanded until the end. Pinaglingkuran niya po si Maria kung paano ipinuto sa kanya ng Panginoong Jesus. And this is Philip. At tatanungan po si Felipe. In the both sides of the ankle, they pierced and hang. Sa parehas po na parte ng kanya pong bukong-bukong, siya po ay tinusok at ibinitin. And he was a martyr. At siya po ay naging martir. And this is the Bartolome. At ito naman po si Bartolome. He went to the Abanopolis. He went to Greece. Kaya pumunta rin po siya ng Gresya. And he was beaten and while he was alive, the people's skin, the take off the skin. At siya po ay pinagpapalo, at habang siya po ay nabubuhay, siya po ay binabalatan. And still, he still refused to deny Jesus Christ. Pero siya pa rin po ay tumatanggi na itanggi niya si Jesus. So people cut off his head. Kaya yung mga tao, pinugutan siya ng ulo. They put the body on the sock and threw in the sea. Inilagay sa sako yung kanyang katawan at itinapon sa dagat. And this is Thomas. At ito naman po si Thomas. He went to the India. Pumunta po siya ng India. And he preached the gospel in Chennai. At ipinangaral niya po yung ebanghelyo doon sa Chennai. And he was pierced and he died. At siya rin po ay sinibat at namatay. This is the Saint Thomas Church in Chennai in India. Ito po yung St. Thomas Church sa Chennai, India. When I was a temporary missionary in India, I visited there. Nung ako po yung naging pansamantal missionary sa India, ako po yung bumisita dito. When I checked the Google map, from Jerusalem to India, Chennai, it takes 1,451 hours by walking. Kaya nung aking tinignan po ito sa Google map, mula Jerusalem papuntang Chennai, ito po yung gumugugol ng 1,451 na oras. If you work the 8 hours every day, it takes 181 days. Kung kayo po ay lalakad ng 8 oras kada araw, ito po ay gugugol ng 181 araw. But Thomas didn't stop preaching the gospel until he died. Pero si Thomas po, hindi po siya tumigil sa pagpapangaral ng ebanghelyo hanggang sa siya po ay mamatay. And Matthew, he preached the gospel in Africa. At si Mateo naman po, kanya'y pinangaral po ang ebanghelyo dun sa Africa. And he was a martyr. Siya rin po ay naging martyr. And the James, he preached the gospel. At si Santiago po, ipinangaral niya rin po yung ebanghelyo. In Rome. Doon po sa Roma. And he was arrested. Siya rin po ay kinulong. And the people brought in the top of the temple. At siya po ay dinala ng mga tao doon sa tuktok ng templo. But he didn't deny Jesus Christ. Pero hindi niya po itinanggi si Jesus Cristo. So they threw him from the top of the temple. Kaya inilaglag po siya mula sa taas ng templo. But he didn't die. Pero hindi po siya namatay. And he woke up and prayed. Siya po ay bumangon pa at nanalangin. He prayed, according to the record, he prayed, please forgive them. Siya po ay nanalangin, gaya po sa nasusulat, panawarin mo sila. He prayed, just like Jesus Christ. Siya po ay nalalangin gaya ng kay Jesus Cristo. So the people got surprised but their heart was so stubborn so they stoned him and killed him. Kaya mga tao ay nagulat kaya pinagbabato po siya hanggang sa siya po ay mamatay. But even though they were persecuted and martyred,
they kept their faith and they never stopped preaching the gospel. Kaya kahit inuusig po sila at naging mga martir, hindi po sila tumigil sa pagpapangaral po ng ebanghelyo. That's why all other people looking at their faith, they are wondering what kind of faith they have. Kaya mga tao po na tumitingin sa kanilang pananampalataya, inisip nila ano bang pananampalataya ang meron sila. That's why more people got salvation. Kaya marami pa pong tao yung naligtas. Even though there was a great persecution, gospel was spread so powerfully. Kaya kahit merong malaking pag-uusig, yung ebanghelyo po ay talagang malakas na naipangaral. Because of the sacrifice of the disciples. Dahil po ito sa pagsasakripisyon ng mga alagad. This is the Simon. Ito naman po si Simon. He was killed by hanging upside down on the pole. Siya po ay namatay sa pamagitan po ng pagbitin sa kanya ng nakabaligtad. And people cut his body just exactly half. At hinati po ng mga tao yung kanyang katawan ng eksakto po ng kalahati. So no matter what they suffer, they didn't stop preaching the gospel. Kaya ano man yung naging kanilang kahirapan, hindi po sila tumigil sa pagpapangaral po ng ebanghelyo. So when you look at the life of Apostle Paul, we can see the life of Jesus Christ. Kaya kung titingnan po natin yung naging buhay ni Apostle Pablo, ating makikita po si Jesu Cristo. No matter he suffered, no matter what he suffered, he didn't stop to carry the cross because he wants to save all people. Ano man yung kanya naging kahirapan, hindi pa siya tumigil sa pagpasan sa kanyang cross kasi nais niya na maligtas yung maraming tao. Then the Apostle Paul imitate Jesus Christ. At si Apostle Pablo, kanya nang pong tinularan si Jesu Cristo. That's why wherever he went, and no matter whom he met, he tried to preach the gospel. Kaya saan man po siya magtungo, sino man yung kanyang makasalamuha, kanya po ipinangaral yung ebanghelyo. God wants to see the second Apostle Paul and third Apostle Paul. Yung Diyos po, gusto niya makita yung ikalawang Pablo at ikatlong Pablo. Who will pour out the whole life for the gospel and for the church. Sino kaya yung magbubuhos ng kanya buong buhay para po sa ebanghelyo at sa church? Who will be the second Apostle Paul? Sino kaya magiging ikalawang Pablo? Who will be the third Apostle Paul? Sino kaya magiging ikatlong Apostle Pablo? Sino kayo? Sino po? Yes, ako. Ako muna. Ako po dapat muna. We have to pray. Lord, please help me to live like Apostle Paul. Kaya dapat po tayo manalangin na, Panginoon, tulungan mo po ako na mabuhay gaya po ni Apostle Pablo. I have many things to explain, but time's up. Maray pa po akong dapat ipaliwanag, pero tapos na po yung ating oras. Just give me the little more time. I explain the only one thing. Kaya pakiusa po, bigyan niyo pa po ako ng maiksing oras. Ipapaliwanag ko pa po yung isa po pong bagay. How could the Apostle Paul finish his race successfully until the end? Paano po kaya natapos sa Apostle Pablo yung kanyang takbuhin ng matagumpay? The most important part is, he relied on God and he received the spiritual strength from the church. Yung pinamahalagang bagay po dito, umasa po siya sa Diyos at nakatanggap po siya ng spiritual na kalakasan mula sa Espiritu. In Book of Romans, from chapter 1 to 5, is like a Bible seminar. Sa Roma po, mula Kapitulo 1 hanggang Kapitulo 5, ito po ay gaya ng Bible Seminar. All people are sinners. That's why only by faith we can get salvation. Lahat po ng mga tao ay makasalanan, kaya tangis sa pamagitan lang ng pananampalataya, maaari po tayong maligtas. After Book of the Romans explained how to get salvation by faith, it talk about the sin. At pagkatapos niya po yung paliwanag mula Roma Kapitulo 1 hanggang 5, kanya po yung paliwanag patungkol naman po sa kasalanan. Chapter 6 says, how can we stop the if all our sins are forgiven, is he free to commit a sin? Sa Kapitulo 6, kung tayo napatawad na sa ating mga kasalanan, ayos lang ba kung magpapatuloy tayo sa pagkakasala? Certainly not. Huwag nawang mangyari. Then, chapter 7, then how can we overcome our sinful nature? Kaya sa Kapitulo 7, paano natin malalagpasan yung ating likas sa pagkakasalanan? Chapter 7 says, ako, ako, ako. Sinasabi sa Kapitulo 7, ako, ako, ako. Apostle Paul tried to stop his sinful nature by himself. Sinubukan ni Apostle Pablo na pigilan yung kanyang likas sa pagmakasalanan sa pamagitan ng kanyang sarili. But when he rely on his own strengths, he realized that he cannot overcome his sinful nature and he cannot live for God. Pero nung umaasa po siya sa kanyang sariling lakas, naunawaan niya na hindi niya ito magagawang pigilan, kaya hindi niya po siya umaasa sa kanyang sariling lakas. So chapter 8 says, that's why we need the spiritual strength God provides from the church. Kaya nga sa Kapitulo 8, naunawaan po niya na kaya kinakailangan natin ng spiritual na kalakasan na nagmumula sa church. So, in chapter 8,
this chapter keeps saying the Holy Spirit, Holy Spirit, the Spirit. Kaya dito po sa Kapitulo 8, paulit-ulit po na binabanggit yung patungkol po sa Espiritu Santo. Many brothers and sisters are eager to live for God. Marami po mga brothers and sisters ang nagnanais po na mabuhay para sa Diyos. But they don't know the input and output. Pero hindi po nila alam yung dapat po nilang ilagay at ano po yung dapat kalabasan. Without input, there is no output. Kung walang ipapasok, walang lalabas. There is a coffee grind machine. Kaya meron pong coffee grind machine. I don't put the coffee beans and I turn on. Hindi ako naglagay ng coffee bean, ngayon binuksan ko ito. Then I cannot get anything. Kung ganun, wala po akong anumang makukuha. Because no input. Kasi wala naman po akong inilagay. Tama po ba? Our Christian life is exactly the same. Yung ating buhay Kristiyano ay gaya din naman ito. Many brothers and sisters try to do something only without input. Maraming mga brothers and sisters na merong maraming gustong gawin pero wala naman silang inilalagay. That's why they cannot see the fruits. They cannot easily, they are easily exhausted. Kaya nga wala silang anumang makitang bunga at mabilis silang napapagod. They don't eat the spiritual food. Hindi po sila kumakain ng mga spiritual na pagkain. They don't receive the spiritual strength from the church. Hindi po nila natatanggap yung spiritual na kalakasan mula sa church. So, before we check the how can we bear the fruit, we have to check whether we are receiving the spiritual strength enough or not. Kaya bago natin tingnan yung ating magiging bunga, dapat po natin tingnan kung nakatanggap ba ako ng sapat na spiritual na kalakasan. So, Word of God, prayer, and fellowship is the spiritual strength from the church. Kaya yung salita ng Diyos, yung pananalangin, at yung fellowship, ito po yung mga spiritual na kalakasan na nagmumula sa church. And ministry and evangelism is the output. At yung ministry at evangelism, ito naman po yung ating kalalabasan. So without enough spiritual strength from the church, we cannot expect the fruit. Kaya nang walang sapat na kalakasan na mula sa church, wala po tayong aasahan na ating bunga. We cannot finish our race to the end. Hindi po natin matatapos yung ating takbuhin hanggang sa katapusan. So still, many brethren stayed in the Romans chapter 7. Kaya marami pa rin po mga kapatid ang nananatili dun sa Roma Kapitulo 7. They always do their best to live for God by their own strength. Lagi nilang sinusubukan na mabuhay ng higit sa kanilang mga kaya ayon sa kanilang sariling kalakasan. They don't have a word of God, they don't pray, they don't have a fellowship. That's why they easily exhausted and no fruit. Walang salita ng Diyos, hindi na nalang, hindi na nakikipag-fellowship, kaya nga ang bilis po nilang napapagod at walang nagiging bunga. We have to transfer from the Romans chapter 7 to Romans chapter 8. Kailangan po nating mailipat mula sa Roma Kapitulo 7 patungo ng Roma Kapitulo 8. When we receive the spiritual strength from the church and from God enough, even though we don't want, we easily bear the fruit. Kaya kapag tayo po ay nakakatanggap ng sapat na kalakasan mula sa church at sa Diyos, ayaw man po natin, pero kusa po tayo magkakaroon ng bunga. Naturally, we bear the fruit. Kaya natural po, tayo po ay magbubunga. So, the Bible says, God compares us to live for God. Kaya ngayon Diyos, sinasabi po niya na tayo po ay hinihimok na mabuhay para sa Diyos. When we receive the enough love and the grace from the church, we can naturally live for God and the bear the fruits. Kapag tayo po ay nakatanggap ng sapat na biyaya at pag-ibig mula sa Diyos, natural tayo po ay magkakaroon ng bunga. So, Apostle Paul always connect to the church and have a fellowship together. Kaya si Apostle Pablo, lagi po siya nagkakaroon ng kalakasan mula sa church at nagkakaroon ng fellowship. That's why he finished his race successfully with the amazing fruit. Kaya nga po, natapos niya po yung kanyang takbuhin ng napakaganda, ng mayroong napakagandang bunga. So I really hope and pray to all of us, stick to the Word of God, prayer, and fellowship in the church, and grow up more. Kaya umasa po ako na nalangin na lahat po tayo ay higit pong magiging malapit sa salita ng Diyos, sa panalangin, sa fellowship, nang sa ganun, magkaroon po tayo ng maraming bunga. I really hope and pray to all of us, live like an Apostle Paul. Kaya umasa din po ako na nalangin na tayo pong lahat ay may bubuhay gaya ni Apostol Pablo. We also have the burning heart to save the lost souls and establish the church. Meron din po tayong nag-aalab na puso para magligtas sa maligaw na kaluluwa at may tayo yung maraming iglesia. Tama po ba? Tama po ba? Let's pray together. Tayo po lahat ay manalangin. Our Heavenly and Merciful Father God, thank you for giving us great chance to study your word. Ama namin nasa langit na mahabagin, maraming salamat po sa inyong pagbibigay ng mahalagang pagkakataon na mapag-aralan ninyo pong salita. Like how Apostle Paul imitate Jesus Christ, we want to imitate the Apostle Paul and Jesus Christ. Gaya po ni Apostle Pablo na tinularan si Kristo, nais din po namin natularan si Kristo. We really want to have the burning heart like you. Na
Ninanais po namin na magkaroon din po ng nag-aalam na puso gaya po ninyo. There are still so many losers who are going to hell. Meron pa rin pong maraming ligaw na kaluluwa ang patungo po ng impyerno. Please give us the strength to preach the gospel boldly. Pakiusap, bigyan niyo pa po kami ng kalakasan na may pangaral po na may katapangan, katapatan, please, yung Ebanghelyo. Please help the older youth to grow up like Apostle Paul and save more losers. Pakiusap po, tulungan niyo po na lumago pa po yung lahat ng mga kabataan na gaya po ni Apostle Pablo. We commit the rest of time in your mighty hands. We pray in the name of Jesus Christ. Amin po yung pinagkakatiwala ang natitirang oras sa inyong mga pangyarihan kamay. Dalangin po namin ito sa pangalan ni Jesu Cristo. Amen. Amen. Dalangin sa